Malaki pa rin ang bahagi ng pamahiin sa ating buhay at maraming kultura pa rin sa panahon ngayon. Lahat tayo may bahagi ng malas. Ngunit para sa ilan sa atin, kailangan tingnan kung ito ba ay masamang kapalaran. May mga senyales na mga hayop at mga bagay sa ating paligid ang nagpapahiwatig ng may paparating na problema o kamalasan sa iyo. Ano-ano ang mga ito? Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang mga sinaunang paniniwala na namanan natin sa ating mga ninuno ay nagmula sa likas na ugali ng tao upang maiugnay ang pangangatwiran sa hindi maipaliwanag. Ngunit kahit na parang hangal ito, ang mga walang batayang takot na ito ay may positibong epekto. Gaya na lamang ng mga hayop at ilang bagay sa ating kapaligiran na kapag ating nakita at nadinig ang kanilang mga huni ay may ibig itong ipahiwatig sa ating buhay. Kaya para sa mga naniniwala at di naniniwala doon, ay kailangan iwasan ng mga ito para sa mabuting karma. Narito ang ilang mga nilalang na magiging gabay sa atin upang makaiwas sa anumang malas. Tatlong katok. Minsan may marininig kang kumakatok sa pinto. Kahit walang tao, anong ibig sabihin nito? Marami ang nagsasabi na posibleng sinusubukan ng Espiritu ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo. Ang katok na ito ay maaaring maging senyales na gusto niyang mapunta sa iyong buhay. Ang pagkatok ay maaaring isang indikasyon na sinusubukan niyang makuha ang iyong atensyon. Kung mangyari ito sa iyo, senyales ito na may mahalagang sasabihin siya sa iyo. Maaari rin mga hulugan na may kakayahan kang isara ang negativity. Kapag ikaw ay nasa isang masamang kapaligiran o napapaligiran ng mga negatibong tao, maaaring mahirap isara ang kanilang negatibo. Ngunit meron kang kakayahan na gawin ito. Maaari mong gamitin ang kakayahang ito upang isara ang mga negatibong kaisipan at damdamin na nagmumula sa ibang tao. Maaaring mga hulugan din na ang pagkatok na ito ay may magandang mangyayari sa lalong madaling panahon na ang magagandang bagay ay nasa daan. Maaaring ito ay isang bagong relasyon, promosyon sa trabaho o maaari kang makatanggap ng mana. Maaari ring mahulugan ito na kamamatay lang ng isang mahal sa buhay. Maaaring sinusubukan ng isang mahal sa buhay na kunin ng iyong atensyon para malaman mong namatay na sila. At kung mangyari man ito, maaari mong aliwin ang iyong sarili sa katotohanan na ang taong ito ay gustong magpaalam sa iyo. Kaya mahalaga ka rin sa kanila. Maaaring nangangahulugan ito na ang iyong soulmate ay hindi malayo. Maaaring sinusubukan sila makipag-ugnayan sa iyo dahil gusto ka nilang makilala sa wakas. Maaaring meron kang hindi na prosesong emosyon na kailangang ilabas. Ang ating mga isip ay gumagana sa kakaibang paraan kung minsan. Maaari itong manatili sa ating katawan at isipan ng mahabang panahon na magdudulot sa atin ng maraming problema. Kung hindi natin sila haharapin ng maayos, ang mga emosyon ay parang enerhiya na maaari silang gumalaw sa atin at pagkatapos ay mag-transform sa iba't ibang anyo na makakatulong sa atin na gumaling at lumago bilang mga tao. Kaya kung makarinig ka ng mga katok ngunit walang tao, maaari itong mga hulugan na sinusubukan ka ng iyong isip na harapin ng ilang hindi na prosesong emosyon o damdamin mula sa nakaraan. At kung patuloy kang nakakarinig ng mga katok ngunit walang tao, maaaring ang mga emosyon o damdamin ay kumakatok sa pinto ng iyong isip upang makuha ang iyong atensyon. At kapag nakuha na nila ang iyong atensyon, maaaring na silang magsimulang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng iyong system at palabas ng iyong katawan hanggang sa tuluyan na silang mailabas. Mas gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos. Maaaring mga hulugan ito na mayroon kang nakatagong potensyal.
Minsan paglalaruan tayo ng ating isip kung hindi natin nakikita ang isang bagay sa ating sarili. Ngunit talagang tinutulungan ka lamang ng iyong mga anghel o gabay. Ang pagdinig ng katok ay maaaring isang senyales na sa isang lugar sa loob mo ay may nakatagong potensyal na nagmamakaawa na lumabas. Kung hindi mo simulan ang pagbibigay pansin sa mga tunog ng katok, kung gayon, ang potensyal na iyon ay hindi lalabas. Kaya kung gusto mong huminto sa pagdinig ng mga katok ngunit walang tao, oras na para simulan mo ang pagbibigay pansin. Maaaring mga hulugan ito na kailangan mong ihanay ang iyong kaluluwa sa iyong espiritu. Ang numero 3 ay tungkol sa koneksyon ng isip, katawan at espiritu. Kaya't kung makarinig ka ng tatlong katok, oras na upang simulan ang pagtatrabaho sa koneksyon na ito. Kapag naiayon mo ang iyong isip, katawan at espiritu, magiging balanse at masaya ka at magbabago ang iyong buhay magpakailanman. Pag-alulong ng aso. Kung makarinig ka ng asong umaalulong, maaaring habulin ka ng masamang kapalaran at malas. Kapag ang isang aso ay umuungol sa paligid ng isang taong may sakit, ito ay nagpapahiwatig na ang tao ay lumala o tanda ng kamatayan. Inaakala na kung ang aso ay umuukol sa labas ng bintana ng isang may sakit, ang tao ay magwawakas ng kanyang buhay, lalo na kung ang aso ay itinaboy at pagkatapos ay bumalik sa pag-ungol. Kung ang isang aso ay umuungol ng isang mahabang alulong o tatlong alulong, siya ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng isang tao sa malapit. Sinasabi rin na ang aso ay umaalulong dahil nakikita sila ng multo o nakakaramdam ng negatibong enerhiya. Hayaang gawin ng aso ang trabahong protektahan ka mula sa masasamang espiritu sa pamamagitan ng malakas na pag-ungol nito. Gayunpaman, kung ito ay isang mabuting espiritu, ang asong umuungol ay titigil at ang anghel ay papasok sa iyong tahanan upang biyayaan ka ng kapayapaan at swerte. Kapag umaalulong ang mga aso sa 3 a.m., may kakaibang nangyayari sa kapaligiran. Ito ay hindi normal. Huwag kalimutan na ang mga aso ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng tao. Kapag nagsimulang umungol ang isang aso sa alas 3 ng umaga, halatang gumagalaw ang ilang espiritual na nilalang sa iyong bahay. Ito ay nakakatakot, ngunit ito ay isang katotohanan na dapat mong matutunang harapin. Mag-ingat ngayon. Nangangahulugan ito na binabalaan ka ng aso at sinasabi nito sa iyo na mag-ingat ka. Lapitan ang lahat ng iyong mga aktibidad na may lubos na pag-iingat. Ang mensahe ng babala na ito ay nangangailangan ng mahigpit na pagmumuni-muni upang makita kung saan mo iniwan ang iyong sarili na mahina. Maaari ring iwasan ang malas na ito sa pamamagitan ng pagtaboy sa aso o pagpansin sa kanyang pag-alulong. Buhusan ng tubig ang aso upang itigil ang pag-alulong at umalis kung anumang negatibong enerhiya o espiritu ang kanyang nakikita. Ngunit base sa karanasan, kahit gawin ng pagtaboy na ito ay mangyayari at mangyayari pa rin ang babalang mensahe sa atin ng aso. Natatakot lamang tayong marinig ang masamang pahiwatig ni ito, kaya pinapatigil natin ang pag-alulong ng aso. Basag na salamin. Ang mga salamin ay may kapangyarihang magbunyag ng kaluluwa ng isang tao. Naniniwalang karamihan na kapag nabasag ang salamin, magdudulot ito ng pinsala sa kaluluwa ng tao na magreresulta sa 7 taong malas at maaaring humantong sa kasawian. May iba't ibang paniniwala kung paano mababaligtad ang malas na dulot ng pagkabasag ng salamin. Ang paglilibing sa lahat ng mga sirampiraso ng salamin sa kabilugan ng buwan ay maaaring baligtarin ang sumpa ng 7 taong malas. Dapat itong gawin sa isang gabi kung kailan nakikita ang kabilugan ng buwan. Ang isang popular na paraan ay ang walisin ang mga sirampiraso ng salamin at ibaon sa labas. Mas mabuti sa ilalim ng puno o sa isang flower bed. Ito ay pinaniniwalaan na makakatulong sa malas na mawala sa lupa at mapalitan ng bagong paglaki at positibong enerhiya.
Linisin ng mga sirang piraso ng salamin at itapon ito ng maayos. Ito ay mahalaga upang maiwasan ng anumang aksidente o pinsala mula sa matutulis ng mga fragment ng salamin. Pagsasanay ng positibong pag-iisip. Kabilang dito ang pagbabago ng iyong mindset at pagtutok sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Isipin ang iyong sarili na napapalibutan ng positibong enerhiya at magandang kapalaran. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang pagbasag ng salamin ay maaaring baligtarin sa pamamagitan ng paggiling ng mga shards ng salamin sa isang pinong pulbos. Pinipigilan nito ang isa na makita ang kanilang refleksyon sa mga sirang shards. Ang isa pang paraan ay ang pagsindi ng puting kandila at hayaang masunog ito ng buo. Ang kandila daw ay kumakatawan sa liwanag, nagagabay sa iyo sa kadiliman ng malas at magbabalik sa iyo sa isang lugar ng positivity at magandang kapalaran. Naniniwala rin ng ilang tao sa kapangyarihan ng asin na itakwil ang malas. Ang pagbisig ng asin sa paligid ng lugar kung saan nabasag ang salamin o may dalang maliit na lagayan ng asin ay makakatulong upang ma-neutralize ang anumang negatibong enerhiya. Uwak. Kung madalas kang nakakakita ng mga uwak sa iyong buhay, nais ng universo na bigyang pansin mo ang mga banayad na kahulugan sa likod ng kanilang presensya. Ang espiritong hayop na ito ay dumarating sa iyo kapag kailangan mo ng gabay o katiyakan sa iyong landas sa buhay. Kadalasang iniuugnay ng mga tao ang mga uwak sa masamang mga palatandaan o mas madilim na enerhiya, ngunit sinasagisag din nila ang iba, mas positibong mga bagay din. Ang nakakakita ng mga uwak ay madalas na nagpapahiwatig na mayroon kang isang malakas at misteryosong puwersa na enerhiya sa iyong buhay. Maaring magpakita sila kapag naramdaman mong kailangan mong pagnilayan ang iyong pagkatao at ang iyong buhay sa kabuuan. Marahil ang iyong malakas na enerhiya ay maaaring maka-impluensya sa iba sa isang negatibong paraan. Kaya ang ibon na ito ay nagpapakita kapag kailangan mo ng ilang pagsisiyasat. Ang unang bahagi na iniisip mo kapag iniisip ang isang uwak ay isang masamang tanda ng kamatayan. Sila ay nakikita bilang isang masamang kapalaran. Amang uwak rin ay madalas na itinuturing bilang mga tagapaghatid ng hula. Para sa ilan, sila ay isang mensahero sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Nagtataglay sila ng kakayahang makita ang hinaharap. Kaya kapag bumisita ang mga uwak, naniniwala ang ilang tao na binabalaan nila sila sa darating na panganib. Ito ay karaniwang nakikita na ang uwak ay isang negatibo o madilim na simbolo. Maaari silang magsabi ng panganib na darating sa iyo. Balaan ka tungkol sa isang negatibong tao sa iyong buhay o may masamang mangyayari sa iyo. Ngunit kung ikaw ay may takot na harapin kung ano man ang pahiwatig ng uwak sa iyo, maaari mo itong kontrahin sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila. O kaya ay pagsalitaan mo ng di magandang pananalita upang hindi tumalab sa iyo ang kamalasan. Hunin ng kwago. Ang mga mangkukulam ay naiuugnay sa mga kwago na ang mga mangkukulam ay maaaring aktwal na baguhin ang kanilang sarili sa mga kwago. Pero alam mo ba na ang marinig ang hunin ng kwago ng 3 beses ay sinasabing may espesyal na kahalagahan at mensahe mula sa ating mga spirit guide? Ang huni ng kwago ay matagal lang nauugnay sa malas at kamalasan, ngunit ito ba ay talagang senyales na may masamang mangyayari? May ilang mga kultura na naniniwala na ang huni ay isang tanda na nagsasabi sa atin na maghanda para sa mga negatibong kaganapan. Pinaniniwalaan na kung makarinig ka ng 3 huni ng kwago na magkakasunod na huni sa gabi, ito ay sinyalis na napipintong panganib o kalamidad. Kahit ngayon, ang mga tao ay nagsusumikap ng husto upang maiwasang marinig ang nakakatakot na tawag at umaasa para sa mas ligtas na mga pangarap. Nakikita ng marami ang 3 huni ng kwago bilang isang babala.
Ang mga kwago ay gumagawa lamang ng mga natatanging tawag kapag nakakaramdam sila ng pagbabanta at naniniwala na may isang bagay na mali sa kanilang kapaligiran. Ang mga kwago ay maaaring makaramdam ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkilala na ang kanilang mga aksyon ay nagre-resulta sa isang bagay na darating at pagkatapos ay biglang mawawala ng tuluyan. Ngunit maging mas mapagbantay kapag nakirinig ka ng huni ng kwago sa 3 a.m. Ito ay isang senyalis na ang masasamang espiritu ay nasa malapit at naghahanap lamang ng tamang pagkakataon na hampasin ka o ang miyembro ng iyong pamilya. Ang 3 o'clock ay kilala bilang ang oras ng kamatayan ng Panginoon. At kung minsan, mas maraming masasamang espiritu ang gumagala, mas nagkakagulo o mapanganib sa oras na ito. Sa oras na ito ay maaaring maging tanda ng pagsalakay ng masasamang espiritu. Huwag tingnan ng kwago bilang isang negatibong hayop. Siya ay nagbibigay sa iyo ng isang mahalagang mensahe sa oras na ito ng gabi. Tangkilikin ang mensaheng ito. Maaaring ito ay paraan ng universo para sabihin sa iyo na ang tatlong maliit na malas ay maaaring dumating sa iyo sa lalong madaling panahon. Maaari mo namang kontrahin ang pahiwatig na ito ng misteryosong hayop na ito. Nasa sa iyo kung papansinin mo ang kanilang mensahe, dedmahin at panatiling positibo ang iyong isipan. Maaari rin itaboy ang kwago na nasa iyong paligid at ipakita sa kanila na mas makapangyarihan ka kaysa sa mga panganib na kanilang pinapahiwatig. Tandaan na ang mga ito ay simbolismo lamang. Sila ay mga buhay na nilalang at nararapat din sa karapatang mabuhay. Nagpakita sa iyo ang mga senyalis na ito dahil alam nitong magagawa mo ito. Bagamat mahalagang bantayan ang iyong sarili, siguraduhing bantayan din ang nasa paligid mo. Kung hindi ka sigurado sa isang bagay at kailangan mo ng patnubay, ang mga palatandaang ito ay hindi dapat baliwalain. Kaya mahalagang malaman kung anong ibig sabihin ng mga ito para sa iyong sarili. Nararapat lamang na igalang natin sila. Mahalaga rin na lapitan ang sitwasyon na may positibong saloobin at tumuon sa magagandang bagay sa buhay sa halip na mag-isip sa negatibo. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tiwala sa ating poong may kapal na hindi niya tayo pababayaan. Samahan natin ng dasal at hingin ang kanyang patnubay sa ating buhay.